Sample kapag suot ang gabunan hoodie. Napakasimple pero malakas ang dating. Kung kayo yung mga tao na gustong simple lang pero may ibubuga, bagay sa inyo ang gabunan hoodie, kaya naman nariyan ang link sa comment section para maka-order. Isang click lang, darating kagad sa inyo ang item. At nga pala, kita-kits bukas kasi meet and greet na bukas 7 PM, MOA Seaside sa May Fountain. Sana makapunta kayo, JIP, kasi minsan ko lang gagawin ng meet and greet. Yan lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Abyar. Taong 1985, Dipolog. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami ang iba't ibang klaseng bertud, mapagawa man ng tao, kalikasan, o mula man sa mga gamit na sinasamba bilang pangalawang Panginoon. Maging ang krus ni Kristo na pangunahing bertud sa mga Pilipino o maging sa mga Banyaga. Mahirap man intindihin o paniwalaan, lalo na kung ikaw mismo ang hindi partikular sa mga gamit. Pero lahat ng ito ay may katotohanan. Maliban pa sa nailathala na banal na aklat, marami pa tayong mapagkukunan ng aral. Mula ito mismo sa salaysay ng ating tagabahagi. Ayon sa kanya, nung una ay hindi din siya naniniwala, pero nagulat na lamang siya ng isa pala sa miyembro ng kanilang pamilya ang nagmamay-ari ng bertud. Ito ang kanyang lolo na itago na lang natin sa pangalang Daruk. May nakakubli at nakakamanghang katangian. Nalaman niya lang ito nang maikwento at ipakita ng lolo kung anong klaseng bertud ang hawak niya. Ang bertud ay kilala at nagawan pa ng pelikula, pero ito ay umiiral sa realidad. Malalaman natin sa kwento kung ano ang nabanggit. Ika-apat na apo si Abyar sa unang anak ni Lolo Daruk kay Tatay Kaloy. May anak pang dalawang babae, pero nasa ibang bayan na ang mga ito. May mga apo din ngunit hindi pa niya nasisilayan. Ang nanay at tatay ni Abyar ay hiwalay na. Dala ng ina ang tatlong kapatid. Naiwan si Abyar sa kanyang tatay, ngunit nag-asawa itong muli at bumukod. Kaya si Abyar na lamang ang natira kasama ang lolo. Lahat ng ginagawa ng lolo kabisado na ni Abyar. At nang panong ito, si Abyar ay nasa 16 na taong gulang, kasabay ng pag-aaral sa isang malapit na paaralan. Laging laman ng isipan ni Abyar si Lolo Daruk. May mga bagay siyang nakikita na ginagawa ng lolo na sobrang imposible. Mga kinikilos na hindi kapani-paniwala kumpara sa normal na tao. Gaya na lamang nang makikita ni Abyar ang lolo sa beranda. Ngunit pag-akyat niya ng tahanan, muli niya itong nakakasalubong. Natutulala si Abyar. Sinusundan ang tingin ng lolo na may labis na pagtataka. Natanong pa niya ito sa nangyari. Kitang-kita niya ang lolo sa beranda, kaya paano niya ito nakasalubong sa loob ng tahanan? Nagkipit-balikat na lamang si Abyar at inisip na baka guni-guni lamang ang nakita. Ang tahanan nila ay may kalakihan. Dalawang palapag. May tatlong kwarto sa taas habang ang ibaba naman ay merong isa. Malawak ang sala. Maraming mamahalin at antigong gamit, muebles, at sobrang linis dahil maalaga ang lolo ni Abyar sa tahanan. Angat din sila sa katunayan.
dahil may sustento si Lolo Daruk mula sa mga anak niya sa Amerika. Kumbaga, nakakaranas ng marangyang buhay si Abyar sa poder ng Lolo. Nililimitahan lamang siya ng matanda dahil baka mapariwara. At naroon pa rin ang tamang paggabay. Paminsan, kapag sinasama ng Lolo sa merkado, makikita niya ang lakas ng matanda ngunit kung maitatanong, nasa edad 60 na ang edad nito. Pero kung kumilos ay parang 30, malikse. At kung magsalita pa ay parang hindi nahihirapan. Mabigat pa ang dala ng Lolo kumpara sa kanyang bitbit. Natanong niya si Lolo Daruk kung paano siya nananatiling malakas. Ngumiti lamang ang matanda. Tumango at sinabing sekreto niya ang bagay na yun. Napapailing na lamang si Abyar. Ngunit ang labis na ikinamamangha niya kay Lolo Daruk. Nung minsang may nagtangkang magnakaw sa kanilang tahanan. Nangyari ito Sabado ng gabi. Gising pa si Abyar at kasalukuyang tumutugtog ng gitara sa kwarto. Habang ang Lolo Daruk naman ay nasa ibaba. Doon ang kanyang silid. At ang tatlong kwarto sa itaas ay nakatalaga sa tatlong anak kabilang na ang tatay ni Abyar. Nasa gitna si Abyar. Tahimik at payapa ang panahon. Ngunit bigla na lang siyang nakarinig ng kalabog sa likod. Naroon ito sa kanto ng mataas nilang bakod, kung saan may malaking puno ng kaimito katabi ng lumang botega. Mabilis na bumaba si Abyar at pinuntahan si Lolo Daruk sa kwarto nito. Ngunit wala na doon ang matanda. Nilibot niya ng tingin ang loob ng tahanan. Hanggang sa nakita niya ito, nasa kusina, nakatayo na parabang may pinagmamasdan sa labas. Alam ni Abyar na napansin na ng Lolo ang mga tao. Ngunit ang ipinagtataka niya, bago siya umakyat ng tahanan ay tulog na ito. Pinagmasdan niya ang matanda. Marahan itong dumapa dahil sa madilimang kusina. Hindi na makita ni Abyar si Lolo Daruk. Napansin niya na lamang na dahan-dahang nagbukas ang pintuan at nakarinig siya ng mahinang kaluskos. Batid niyang gumapang si Lolo Daruk palabas ng tahanan. At dahil sa pag-aalala, kinuha ni Abyar ang lagayan ng kutsilyo. Kumuha ng isa at sinundan ng Lolo. Pagkalabas ng tahanan, nagpalinga-linga sa paligid pero hindi makita ang matanda. May ilaw naman sa kanto, pero ni Anino ay walang bakas ng Lolo. Ilang segundo lang ang pagitan, batid ng binata na dapat makikita niya ang matanda. Nasa kabilang parte ang mga tao, doon sa harapan ng kanilang lumang bodega. Natatakot na si Abyar. Pero dahil sa pag-aalala sa Lolo, nilakasan niya ang loob. Gusto niya nang sumigaw ng mga sandaling iyon. Ngunit ang problema, malayo ang mga kapitbahay at baka maalarma ang mga tao at pagtangkaan pa ang kanilang buhay. Kaya naman, umabante ng lakad si Abyar. Bitbit ang kutsilyo habang nanginginig ang kamay sa sobrang nerbiyos. Hanggang sa nakarinig na lamang siya ng mga ungol malapit sa bodega, nagulat si Abyar at kaagad na pumunta sa lugar. Maaring ito ang kanyang lolo. Ngunit nang makarating sa bodega, naroon at naririnig pa rin ang mga pag-ungol. Ngunit nagtataka siya dahil hindi ito boses ng lolo. Salip boses ng babae at mga kalalakihan. Ilang sandali pa gumilid si Abyar sa kanto ng bodega. Nagulantang si Abyar nang biglang lumitaw si Lolo Daruk. Halos magkauntugan pa ang dalawa. Ano bang ginagawa mo dito? Ginulat mo naman ako. O sige na, balik doon sa loob, dali!
wika ni Lolo Taruk. Apo, akala ko po may nangyari na po sa inyo eh. Nakita ko kasing pinasok tayo ng apat na tao. Tugon ni Abyar. Tumango at ngumiti lang si Lolo Taruk. Sinabi nito na magsisisi kung sino man ang nagtangkang pumasok ng walang pahintulot. Tinuro pa ng lolo ang sulok ng likod ng bodega. Nakita ang apat na tao, isang babae at tatlong lalaki. Nakasalampak ang mga ito sa dingding at kita sa mukha ang matinding takot. Umalis na kayo dito bago pa magbago ang isip ko. Nasa poder ko kayo at kapag tumawag ako ng pulis, sigurado kong masisira ang kinabukasan niyo. Ang babata niyo pa at nag-aaral na kayong magnakaw. O sige, uwi! Hindi ko na dapat makita ang pagbumuka niyo! Uwi ka ni Lolo Taruk. Isa-isang nagtayuan ang mga ito. Nakayuko lang ang ulo habang papalabas doon sa sulok. Inihatid pa ito ng kanyang lolo sa trangkahan upang palabasin. May halong hiya, pagkamangha at takot ang naramdaman ng binata ng sandaling iyon. Isinuksok niya ang kutsilyo sa bewang upang hindi ito masita ng kanyang lolo. Kalmado lang ang matanda, yung bamparang walang nangyari. Tinapik pa ang balikat ni Abyar at sinabing gusto ng lolo ang tinutugtog niya sa gitara. Hindi nakapagsalita si Abyar. Mas nadagdagan pa yung weirdong pagkakakilala sa matanda. Tinanong niya si Lolo Taruk kung paano nito nalaman na may nakapasok sa kanilang bakuran. Samantala, tulog lamang kanina at nagulat ito na wala na sa loob ng kwarto. Ngunit tumugon ang matanda at sinabi, iihi lang sana siya at may nakita siyang mga tao. Pero para kay Abyar, imposible dahil kung iihi si Lolo Taruk, dapat doon na lamang sa banyo sa loob ng kwarto. Umiling na lamang si Abyar na wari hindi pinapaniwalaan ang sinabi ng matanda. Ay nako, nagsasabi ako ng totoo. Sa labas ako umiihi kapag gabi. Ikaw talaga, kung ano-anong pumapasok sa isipan mo. Nakikita ko yan sa mga mata mo. Sige na, akyat na sa taas. Malamig sa labas at baka kabagin ka. Hindi kumbinsido si Abyar. Nakakunot ang mukha at hindi inaalis ang tingin sa matanda. Nagtitigan silang dalawa at sinabihan ang matanda. Papano kung napatay siya ng mga nanloob? Nakita niya ang patalim na bitbit ng lolo na tila inagaw sa mga akyatbahay at tinapon sa labas ng bakuran. Lo, nagtataka na po ako sa mga kinikilos niyo eh. Hindi lang po isang beses. At sa katunayan, nababalot na ako ng mga katanungan. Kahit sa paaralan, daladala ko po yun eh. Kinukumpara ko po kayo sa bawat makikita kong kasing edad nyo eh. Pero, sobrang layo nyo po lolo eh. Wika ni Abyar. Ay nako, maraming bagay na mahirap paniwalaan. At wala din namang saysay kung sasabihin ko sa'yo. Hindi mo naman yon nakamulatan at baka isipin mo pang may sa demonyo ako. Minsan, naaaliw ako kapag binibiro kita. Tayong dalawa lang ang nandito at napakatahimik ng tahanan. Napaglalaroan kita, apo. Wala yon, biro-biro lang. Pero, ay nako, naniniwala ka ba sa mga anting-anting? Wika ni Lolo Taruk. Napatras ang ulo ng binata kasabay ng pagkipit-balikat. Sinabi ng binata na hindi totoo ang mga anting-anting. Dahil hindi naman daw ito itinuturo sa paaralan. O diba, hindi ka naniniwala. Sige na, inaantok na ako dahil anong oras na. Mauuna na ako ha. Patayin mo ang ilaw sa beranda at sala.
tsaka yung kutsilyo mo. Eh baka madulas ang talim niyan at masugatan pa ang tiyan mo. Eh ang masaklap. Eh mahagip pa yung tingting mo. Yung maliit mong alaga. Natulala si Abyar. Hindi nakapagsalita at hinatid na lang ng tingin si Lolo Daruk. Sumaglit ito ng tingin sa kanya at tumawa. Kinabukasan dahil Linggo. Pupunta sila sa merkado. Tuwing Linggo lamang sila namimili ng pangkonsumo. Nang mga sandaling ito, kasalukuyan silang naglalakad sa isang mahabang pasilyo papunta sa likuang daan upang mapadali ang pagdating sa merkado. Sa likuang daan napapalibutan ito ng palayan. Tahimik lang si Abyar habang nakasunod sa matanda. Binabaybay nila ang pilapil na may basang damo dahil sa hamog. Hindi inaalis ni Abyar ang tingin kay Lolo Daruk. Hanggang sa ilang beses siyang napapikit. Nang mapansin na tila biglang naglalaho ang matanda. Yung bang, isang segundo nawawala at bigla na lang lumilitaw muli. Gulat na gulat si Abyar. Hindi siya maaring magkamali. Biglang nawawala si Lolo Daruk. Binilisan niya ang lakad upang siguraduhin na tama nga ang hinala niya. Pero patuloy lamang ang binata sa paglalakad. Hindi niya ito sinabi sa lolo. Patuloy niya itong inobserbahan. Hanggang sa makarating sila sa dulo ng pilapil, may nagtitindang iba't ibang pagkain. Nakarating na sila sa merkado. Nagtaka ang binata kung bakit sobrang metikuloso ng kanyang lolo. Nakatapak ito ng putik. Kaunti lamang pero hinubad ang tsinyelas at panayang pahid sa damo. Lolo, ano ba naman yun ang arte mo naman? Kaunti lang naman yan eh. Kapag nakakatapa ka nga ng marumi pa dyan, hindi mo naman inaalis. Wika ni Abyar. Sinisigurado ko lang apo na walang makakahalata. Mahirap na. Madali akong makilala. Wika ni Lolo Daruk na siyang nagpakunot ng mukha ni Abyar. Nagkipit balikat na lang ang binata at inisip na sa mga sandaling iyon. Malakas nga si Lolo Daruk pero matanda na ang utak. Matapos makapamili, ganun pa din. Mas mabigat pa rin ang dala ni Lolo Daruk. Tansya ng binata na halos 50 kilo ang dala. Dahil may mga gulay pa silang binili kagaya na lang ng kalabasa. Yung tipong pakyawan, parang pangkonsumo sa isang linggo. Nang mga sumunod na araw, napansin ni Abyar na tila naging abala ang lolo. Umaalis ito ng umaga at gabi na kung umuwi. Nagpapaalam naman sa kanya, pero hindi sinasabi kung saan pupunta. Sa halip may inaasikaso lang na papeles para sa tahanan. Mga kasulatan para sa magiging tagapagmana. Tumagal ito ng halos isang taon. Hindi niya nanoobserbahan ang pagiging weirdo ng lolo. Ngunit kasabay nun ay nagsaliksik si Abyar. Marami siyang nilapitan na tao. Lalo na yung mga matatanda na kasing edad ni Lolo Daruk. Na kesyo totoo ba ang mga agimat? Napag-alaman niyang totoo ang mga ito. Hindi naging sapat sa kanya ang mga nakalap na impormasyon. Maraming aklat ang binasa ang binata. Umabot pa sa puntong sinasaliksik ng binata ang patungkol sa mga nilalang. Kagaya na lamang ng mga aswang, engkanto, kaluluwa at marami pang iba. Alam niya ang pagpapasa ng aswang o saning lahi batay na rin sa mga nabasa. May mga katanungan pa rin sa isipan. Kung totoo man ang lahat ng kakaibang bagay, bakit wala naman siyang nakikita bilang katibayan? May nabasa din siyang iba't ibang agimat.
Pero yung mga katangiang kalakip, hindi niya makita sa kanyang lolo. Natatanong niya sa isipan kung may agimat man si Lolo Daruk. Anong klasing agimat ito? Isang gabi, narinig niya si Lolo Daruk na tinatawag ang pangalan niya. Nasa taas si Abyar. Nagkukumpuni ng kanyang stante para mailagay ng maayos ang mga kagamitan. Bumaba naman si Abyar. Nakita niya si Lolo Daruk na nakatitig sa kanya sa sala. Pinaupo siya ng lolo sa tabi. Nagtanong si Abyar kung anong sadya ni Lolo Daruk. Hindi kagad ito nagsalita at nakita niyang tila malungkot ang muka. Parang napakaraming problema sa isipan. Naisip tuloy ni Abyar na baka may nangyaring masama na hindi niya alam. Hanggang sa bigla na lang hinawakan ni Lolo Daruk ang kanyang kamay. Tumango at tumingala. Nagbuntong hininga at sinabi sa kanya na lahat ng mga bagay na mahirap paniwalaan, ang iilan dito ay totoo. Lalo na patungkol sa mga agimat, mga nilalang na tinatawag na aswang o elemento na hindi makikita ng normal na mata. Nakikinig lang si Abyar hanggang sa may nilabas si Lolo Daruk na isang bilog, kulay abo na may halong dilaw. Ipapamana niya ang bagay na yon sa kanyang paboritong apo na walang iba kung hindi si Abyar. Nang mga sandaling ito, kinakabahan na si Abyar. Nabasa niya at naikwento din sa kanya ng mga kaibigan ang patungkol sa aswang. Ang pagpapasa nito ay sa pamamagitan ng bato, kaya mariing tumanggi si Abyar. Kaya naman po pala lolo eh. Kaya pala ang lakas nyo at merong kayong kakaibang katangian. Tapos ipapasa nyo po sa akin yung pagiging aswang. Alam nyo po, mula nang sabihan nyo ako na totoong mga kakaibang bagay, nagsaliksik po ako. Tapos yung bato pong yan, sa aswang po yan, di ba? Uwi ka ni Abyar. Tumawa ng malakas si Lolo Daruk. Tinitigan pa siya nito sa mga mata at sinabing kanino niya nalaman ang patungkol sa aswang. Alam kong darating ang araw na maniniwala ka rin. Pero apo, hanggang sa agimat lang ang sinabi ko sa iyo. E paano ka nakarating sa aswang? Ah oo, pero tama naman na merong ipinapasang bato ang aswang sa isang kaanak. Ay sus Ginoo, ito ang sinasabi kong agimat. Alam mo ba kung anong klaseng agimat ito, apo? Bertod ng putek o agod-agod sa lapok? Ay, nako. Ay, ngayon mo lang ako napatawa ng lobosan. Mantakin mo, pinaghihinalaan mo pa akong aswang. Ito nga yung tinutugis ko nung palagi akong wala sa bahay eh. Wika ni Lolo Daruk na siyang nagpagulat kay Abyar. Hindi siya nakapagsalita. Naalala niya ang mga panahong umalis ang matanda at pagbalik nito. Hapong-hapo, pansin niyang hindi naman galing sa pag-aasikaso ng dokumento, kung hindi tila galing sa pag-aararo. Sinalaysay ni Daruk ang lahat at kung paano nakuha ang gamit. Ayon dito, bata pa si Lolo Daruk. Nakailigan niya ng manguha ng pagong sa likod ito ng kanilang babuyan. Yung bang tangkal sa baboy. Daanan ng dumi na may napakayabong nagabi at kangkong. Doon maraming pagong at ito ang laruan ni Lolo Daruk. Sobrang dumi niya at baho munit karugtong ng kanal. Papunta sa maliit na sapa. Pero napakalalim at lampas bewang ang putik. Ang sabi ni Lolo Daruk, patpat ang ginagamit niya upang tusukin ang putik kung meron mang nakalubog na pagong. Hanggang sa may nakita siyang lumitaw na bilog. May pumutok na bula. At yung lumabas ay bilog na kulay abo na halong dilaw. Nung una,
Holen ang tingin niya dito. Nagandahan siya at dinampot. Ngunit bigla na lang bumigay ang tinatapakan niyang lupa. Sobrang nagtaka si Lolo Daruk dahil matigas naman ang lupa kaya paano ito naging putik. Nalubog si Lolo Daruk. Sumisigaw siya ngunit hanggang leeg niya na ang putik. At kapag gumalaw pa siya, maaring mas lumalim ang kanyang pagkalubog. Kaya gamit ng patpat, inabot niya ang makapal na kangkong hanggang sa unti-unti niyang inusad ang katawan at tuluyang nakaahon. Nakita siya ng ina. Inangat ang kamay. Pero hindi siya pinapansin ng kanyang nanay. Salip ay bumalik lamang ito sa loob ng tahanan. Sobrang nagtaka si Lolo Daruk. Nilinis niya ang katawan pati na rin ang bato na nakuha. Binalikan niya ng tingin kung saan siya bahagyang lumubog. Laking gulat niya nang makita ang lupa. Matigas ang lupa at hindi ito putik. Muli kita-kits tayo bukas ng 7 PM JIP. Sana pumunta kayo dahil minsan ko lang 'to gagawin. Yun lang, maraming salamat. Paalam.